kwentuhang maraming matututunan. Dito lang yan sa Pabala. Huwag kayong ganun. G-A-N-U-U-U-U-N. Eh, ganun pa yun sila. Ang mga maglalaro ngayon, bossing, mula sa mga nag-audition online, Makina from Pasig City, JM and Cell. Hello, legit dabber guys. Hi, hello, dabber guys. Hello, Jets. Po. Hi, Mami Cell. Hi, hello po. Bless ka. Bless ka. Bless din. Ilang taong ka na, JM? 22 po. Magta-23 po sa September 3. Nag-aaral. Apo. Graduating na po. Thesis na lang po yung inaasikaso. Yes. Very good. Ilan ang anak nyo, Mami? Apat po, bossy. Pangilan nito si JM? Una po. Panganay. Opo. Ang gwapo niyo po. Ay, ito naman, nagabala pa. Thank you. Salamat. Ang gwapo. Kayo bang magina, judgmental kayo? Slight lang po. Okay. Slight? Okay, medyo, medyo. Tama yan, tama yan. Okay, good luck sa inyo, magina. Ito na ang mga Dabber Gods na kikilatisin ninyo. Thank you, bossing, and Ma'am Alan. Ito na si L, Legend Dabber Gods number one. Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako po si Rhea Mejos from Bulacan. At naniniwala po ako sa kasabihan. Go. If others can, why can't I? Dito naman tayo kay Legit Dabber Gods number 2. Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako po si Ejen from Cavite at naniniwala sa kasabihang ang taong may pangarap dapat nagsisikap. Tama naman. Ito na si Legit Dabber Gods number 3. Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako po si EJ from Pasay na naniniwala sa kasabihang pag nadapa, bangon ulit. At nandito naman ulit si Legit Dabber Gods number 4. Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako nga pala si Joy from Quezon City. May kasabihan na unahin ang dahilan, unahin ang paraan kaysa sa dahilan. Ay, dapat lang. Tama yun. Okay. Nakakagapa ka, no? Opo. Nakilala nyo na, ante mga bisita. Ano sa tingin nyo ang kwento nila? Dahil alam nyo ba, ang ating mga bisita ay mga battered women. Sila yung mga nakaranas ng physical na pananakit mula sa kanilang partners. Ito'y sensitibong usapin, pero nangyayari. Nangyayari ito. Hindi lang sa mga kababaihan, kahit anong kasarian. So, para sa unang tanong, step forward number 2, Ejian. Yeah? Ejian. And number 3, EJ. Dalawa. Ejian. Ejian mo? Ejin. Ejin and EJ. Tito Sen, ano ang tanong for 20,000 pesos? Ang tanong! Sino sa kanila ang ikinasal sa taong nanakit sa kanila? A. Ejin. B. EJ. Sabi kasi kanina, Mami, lahat sila ay battered wives. Yes. Sali, exacto. Sino sa kanila ang ikinasal? Ikinasal. Oo. Sa sarili wife, ha? Bakit ka pa nagpakasal na nakit ka? Huwag kang judgmental, Mami. Joke lang po yun. Huwag kang judgmental, Mami. Okay, joke lang. Kasi nagmahal. So, sige, pag-isipan nyo. Mag-usap kayo, Magina. Meron kayong 10 seconds to decide. Timer starts now. Nakalimutan ko pala. Ano ba sinabi nyo? Para sa akin, si EJ. Si EJ. Parang gusto ko kasi si B. Yun nga, si EJ. Ah, siya ba yun? Okay, sige. Si EJ. Apo. EJ? Apo, si EJ. EJ po. Si EJ daw ang ikinasal. Naku, sana si EJ. Alamin natin. Ang EJ ba ang kinasal?
mali. Dapat pala yung isa. Hindi. Si Eugene. Eugene pala. Yan mo na sounds like naman, Eugene. Okay. 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 Para pa lang gusto ko siya kanina. Kasi yung reaction niya. Ay, wala na pong ulitan. Oh, sayang. Okay. Alright. Nasa huli po talaga ang pagsisisi. Pero EJ, ikaw ba ay meron ding... karanasan. Experience ng ganun. Oh my God. Yes po, meron po. Okay lang. Sino? Kung okay lang na i-share mo sa amin yung kwento. Sa ano po, ex-live-in partner ko po. Boyfriend ko po siya since 2017. Then 2017 po is nakakaranas na po ako sa kanya ng pananakit po. Oh, pwede bang... paano? Paano nag-start ganun? Ang naalala ko po nung nag-start yun is nung may sinend sa akin yung friend namin na picture nila sa nag-iinom sila. Mm. Then pinuntahan ko. Then nagalit siya sa akin kasi sabi niya, pinapahiya ko daw siya. Then sa harap mismo nung girl na nakita ko yung picture na nakakandong na sa kanya halos is sinakal niya ako. Oh. Then ang last po nun, last year, yung muntik na po niya akong mapatay. No? Wait lang, simula nung... 2017. Hanggang last year kayo pa? Umabot ng 2022. Yes po. Ilan taong ka na, EJ? 25 po. 25. Tapos simula nung una nangyari sa'yo yun nung 2017, sinubukan mo bang i-report sa otoridad or kahit sabihin sa pamilya mo, sa mga magulang mo? Yung last na po, yung nangyari na lang po last year. Kasi yun po yung akala ko po talaga hindi na ako makakauwi ng bahay namin. Then nung hinatid niya po ako sa amin, doon lang po siya sa may kanto namin nung hinatid ako. Then pag uwi ko po, umiiyak ako. Then tinanong na ako nila mama, anong nangyari? Tapos kinabukasan dapat i-re-report namin sila sa police. Kaso ang sabi po dapat magdaan daw muna sa barangay. Yun po. Eh, since that time, hindi ko na rin po kasi alam kung nasaan siya naglalagi. Ayun po. Oh, so parang hindi na nga na-report? Hindi na po. Pero last year lang yun? Opo, November 7, 2022 po. Doon mga nakaraang taon, nung paulit-ulit ba siyang nangyayari? Yung pananakit sa'yo? Opo, pero hindi naman po as in yung sobrang hindi lagi. Hindi ganun kalala at saka... Opo, yung last na lang din po yung sobrang lala talaga. Alam ng pamilya mo na since 2017, nangyayari. Sinasaktan ka na? Ito na lang po, nung talagang nag-decide na po kami na itago po nila ako, doon na lang po nila nalaman lahat. Kasi ano? Hindi rin po talaga ako pala sumbong kasi ayokong maistorbo yung mga relatives ko din. Ayoko pong mag-alala sa akin yung mama ko na nagtatrabaho. Parang sobrang lala yung 2022 na parang gusto ka pang itago. 5 years. Tinago po ko nila, ba? Mama. Ganun, kasi ang naalala ko po noon, nag-approach lang sa akin yung ex ko that time na samahan ko siyang kunin yung mga pinamili niya para sa mga baby namin. So, may mga anak na kayo? Baby kayo? Dalawa po. Okay. So, sumama po ako sa kanya. Then, pagdating po sa kanila, nung una hindi po ako pumapasok sa bahay nila kaso... Gusto ko na po sanang umalis noon. Dala-dala niya yung bag ko sa loob. Nung dilapag niya, kukunin ko po sana. As ang nangyari, pagkuha ko po, bigla niya sinarado yung pinto, pinatay niya yung ilaw, tapos nilakasan niya yung volume ng TV. Tapos ayun, pagkabalibag niya po sa akin, nakaganan na sa akin yung kutsilyo. Wow. Grabe na yung pinagdaanan mo. Yung mga anak mo, paano yan? Kasama ko po. Then, na-survive ko naman po sila sa ginagawa ko po na work ngayon. Ilang taon na yung mga anak mo? Isang 3 po, tsaka isang 1. Pareho pong babae. Meron bang pagkakataon na nakita nila mismo na physical kang sinasaktan nung tatay nila? Yes po. Yung pangalay ko po noon naalala ko, sinasabi pa niya sa papa niya, "No, papa, please stop, mama, yayay." Gumagano na po siya. Paano mo in-explain or anong... Well, niyayakap ko na lang po yung baby kapag ganun po. Diretso, pinapatulog na lang din po, ganun. Pero ngayon, kamusta ka na, EJ? Okay naman na po ako. Actually, happy po ako ngayon na kahit paano nagagawa ko po yung mga gusto ko na hindi ko napapabayaan yung mga baby ko din. Nabibigay ko po yung mga needs nila, ganun po. Baka may gusto ka sabihin sa mga baby mo, sa mga anak mo. Chill lang kayo dyan na kakayanin ni Mimi lahat para sa inyo. Ayun. Chill lang. Salamat, EJ. Thank you, EJ, sa pag-share ng kwento mo sa amin.
So, ang tama pala ay si Eugene. Siyang kinasal. Mm-hmm. Eugene. Hello po. Hi. Kasal ka dun sa lalaking nanakit sa'yo. Opo. Na physical. Gaano katagal kang kasal sa kanya? 10 years po. 10 years. Ilan naman ang inyong mga anak? Dalawa po. Isang 10 years old tsaka isang 2 years old po. Kailan nag-start? 1 year po after ng kasal po namin. Ganun na po siya. Bago kayo ikasal, gaano katagal na kayo na mag-jowa, mag-boyfriend, ano lang, girlfriend? Taon din po, 1 year po. Tapos? Tapos yun po, naging ganun na po siya. Nananakit na po. Mm-hmm. Sa tingin mo, bakit? Parang may mental disorder po, parang ganun para sa akin. Kasi po, iba po siyang mag-isip eh. Tsaka kahit po maliit na bagay lang, nananakit po siya. Sinubukan niyo bang ipatingin siya para malaman at makumpirma kung talagang meron siyang hindi mental disorder? Hindi po eh, kasi pag sinasabi ko po, nagagalit po siya. Mananakit na naman. Opo. Oh. Ano yung una niyang ginawa sa'yo? Oh. Anong unang, anong klaseng pananakit ano yung pinakita niya? Ano po, nananadyak po siya, nananabunot. Ganun ay, po, nananabunot? Na binabato niya po ako ng, ano, ng ulam. Ano bang mga pagkakataon yung natitrigger yung asawa mo sa... Ano lang po, mga small thing lang po. Alimbawa po, yung napatid ko yung gamit or nasira ko po. Ganun ka simple. Oo, hindi. Tapos gaano kayo katagal na nagsama? Ano po, 9 years po. Ay, tinis mo yun ng 9 years. Bakit? Siyempre po, para sa anak ko. Wala kang napagsabihan? Hindi po. Last 2 years po, nalaman ng family ko kasi tinago ko po sa kanila eh. Bakit mo tinago, Ate Eugene, sa pamilya mo yung naranasan? Kasi po, ano, katwiran ko po, ako yung pinili ko siya. So, pagtiisan ko, parang ayoko po magpahirap sa pamilya ko. Ayoko pong isa pa ako sa isipin nila. Parang ganun po. Di naman ganun yun. Siyempre, karapatan din nilang malaman yung pinagdadaanan mo sa napang-asawa mo. Ano yung nag-u-joke sa'yo, Ate Eugene, na tuluyan ng makipaghiwalay after 9 years nakasama mo yung asawa mo? Parang napagod na rin po siguro ako, tsaka nagsawa na rin po ako, na lagi na lang ako yung umiintindi, nag-a-adjust, parang ganun po. Kaya, pinaalis ko na po siya. Oh, pinaalis mo pinalayas ko po. E ngayon, kamusta ka na, Ate Eugene? Okay naman po. Mas, ano po, stress-free. Stress-free? Stress-free po. Opo. Nagagawa ko din po yung gusto ko as long as di ko naman po pinapabayaan yung mga anak ko po. May chance ba na nagkakasalubong kayo na... Nakikita. Oh, hindi po. Pag pumupunta po sa bahay, kasi sabi ko po... Hinahalap mo naman. Co-parenting po na maayos sana para sa mga bata. Yun na lang po. Maging mabuti kaming magulang sa mga bata kahit hiwalay po kami. Yun po kasi sana yung gusto ko. Para kahit hiwalay po kami, at least po, hindi po ramdam ng mga anak ko na wala silang papa. Parang ganun po. Buti, Ate Eugene, nagkalakas loob ka para hiwalayan yung asawa mo. At siya pang nakapaghiwalay. Very good. Sana hindi ka na malagay sa ganong sitwasyon ulit. Hindi mo deserve yung pananakit. Kahit salamat. Thank you. Salamat din po. Eugene. Thank you, Eugene. 20,000. Ang sakit. Ay, baka dito sa huling tanong. Next round. Sayang. Dito sayang kayo. Talaga. May isa pang tanong. Dahil ito ay for 30,000 pesos. Sa dalawang natitira, Tito Sen, ano ang tanong? Ang tanong! Sino sa kanila ang naging singer sa abroad? Uy. A. Rhea or B. Joy? Mother's si Rhea o si Joy? Mother's Alam mo, Instinct. Mata ko eh. Ano bang basa ko? Ala. Rhea. Rhea. Si Rhea. Joy. 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 Sino ba ang tipong singer? Para kasing si... Maganda kasi pangalan ni Joy eh. Parang Joy to the World. Ooh. Diba? Pagpapasko na. Pero yung Rhea, maganda rin naman. Si Rhea. Para sa akin, Rhea eh. Rhea? Si Rhea?
Sige, magdesisyon kayo. Meron kayong 10 seconds. Reya ba? Pagkakataon na natin to. Timer, na natin palagpasin. Go. Reya. Ano, mami? Reya ba? Reya or Joy? Para sa akin, Reya talaga. Talaga? Hmm. Kasi parang gusto ko si Joy eh. Reya na. Si Reya na lang? Are you sure? Reya na. Si Mami, okay. Reya na. Eh kasi, bossing eh, 30K eh. Sayang yun eh, di ba? Naman, naman. Pang review center, tingnan ng anak ko ba? Sayang yung 30K. Kaya, pag okay nagkamali, lang. Wale. Yes. Reya. Pili na. Reya or Joy? Ikaw na lang magsabi. Go, JM. Reya na po. Reya. Bakit? Ang naging singer sa abroad. Tanungin natin si Reya. Diyos ko. Ano pong kakantahin nyo ngayon? Uy! Diba? I-confirm muna natin. Nakakala natin kung singer. Naging singer po ba kayo abroad? Thank you so much, Reya. Si Reya, hindi kami naninip. Naging singer abroad, Reya. Yes po. Kailan ito at gaano katagal? Lastly lang po, bago mag-pandemic sa China po, sa Shangri-La, sa haiku. Oh, ano mga kinakanta mo dito? Chinese. Anong kinakanta mo dito? Chinese. Diyan po, ano, Let It Go. Ah, kaya nakapangano siya eh. Yes, favorite song. Yes po. Oy, kailan? Go, let it parinig? Go. Parinig naman. Para maniwala kami, oh, baka puro picture lang yan eh. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again, this passion inside. But run for myself, there's nowhere to hide. You don't make me. Naman, kakantayin niya ang Chinese version nito. Hindi na, friend. Sabi nga ni JM, pwede daw pang sing-it eh. Kaso mo, semi-finals na kami. Sayang, hindi umabot. So, finals naman po eh. Actually po, nag-audition ako. Ay, May season 2. Oo, season, sa season 2, pasok. Yan ba yung... Saan po, Rhea? Sa Shangri-La po, sa haiku. Shangri-La Hotel po sa haiku sa China. Ilang years ka doon? 2 years po. Two years. Pero wait lang. Ikaw din ay nakaranas ng pananakit. Yes po. Sa China? Hindi po. Dito. Dito po sa Pilipinas. Mm. First boyfriend ko po siya. Wala. Boyfriend, jowa pa lang jowa yun, pa lang. Yes po. Ano at ginawa? Nagkaroon po kami ng 4 na anak po. Wait, itong boyfriend mo na ito, ilang hindi taon kayo na nagkakilala? 17. Mag-18 po ako nung naging boyfriend ko po siya. Tapos, umalis po ako papuntang South Korea. Bumalik po ako ng 22 years old po ako kasi 3 years po ako dun sa South Korea. Nag-abroad din po ako as a singer din po. Tapos, nung 23 po ako, dun po ako nagbuntis sa panganay ko pong anak. Mm-hmm. Tapos, kailan mo naman na-experience yung... nung naging kami po, na-experience ko na po yung paghawak niya sa akin ng mahigpit. Tapos kahit po kaibigan niya, pinagseselosan po niya. Kahit po magkasama na po kami, pag tumingin yung kaibigan niya sa akin, ano, gusto mo siya? Kayo na. Ganun po. Parang lahat po ng tao pinagseselosan. Eh paano yun? Line of work mo pa naman is pagkanta sa hotel. Oh. Yes po. Diba? Kailangan presentable, maganda lagi. Actually po, lagi po siyang nakabantay sa akin. Oh. Tapos po kapag ano pagkatapos po ng set ko nandun lang po ako sa band room natutulog minsan po darating siya lasing tapos hihilain niya ako sa band room tapos sisikuhin niya ako ng ganyan nakita po yun ng mga boss ko po sa Baguio. Oh
wala ka na pagsumbungan or... Ayoko po kasi ano... Why? May pangalan po siya eh. Sikat po siya sa Baguio. Oh. Gusto ko po ano malinis yung pangalan niya na yung mga anak na kung ano man po yung mga nangyayari sa amin sa bahay, wala pong makakaalam. Okay. Bakit hindi mo piniling maghiwalay, makipaghiwalay sa partner? Kasi po, sabi niya sa akin, sa tingin mo may magkakagusto pa sa'yo. Sa tingin mo ako lang ang nakakakilala sa'yo. Tapos po, lagi niyo pong pinupush na hindi ko daw po kakayanin. Parang may pagmamanipula, ano? Opo. Gano'n kayo tumagal yung relationship niyo, Rhea? 17 years. Wow. 17 years! Yung pananakit nagsimula yun, anong... Nung ano po, mga siguro 5 months pa lang. Tumagal ng 17 years. Opo. Pero ngayon wala naman na. Wala na po. Ano po, nung nagising na po talaga kasi ako nung pati si mama po sasaktan na niya. Ay, huwag naman. Bad na. Opo, ano, sinakal na niya si mama ko po eh. Tapos, nangyari po yun, kakarating ko po ng China, lasing po siya. Tapos, 4 days pa lang po ako sa Pilipinas. Tapos, nung si mama po sasaktan na niya, humarang po yung kapatid ko na babae. Tapos si mama po, dinala yung mga anak ko po palabas ng pintuan. Ay, papunta po sa eskinita po ng gate. Tapos kumuha po siya ng malaking bakal, ibinato po niya. Muntik na pong matamaan yung dalawa ko pong maliit. Kaya lang nagbanda po siya dun sa dalawang wall. Tapos, ano, nakaligtas po sila mama tsaka yung mga bata. Tapos yung second child ko po noon, 8 years old pa lang siya, sabi niya, Papa, ako na lang po yung saktan niyo, wag na lang si Lola. Yun po yung sinabi ng anak ko, na kaya po hanggang ngayon, kahit po hindi ko po sinasabi sa mga anak ko na wag na nakausapin niyo yung tatay niyo. Kasi tatay niyo pa rin yan kahit na anong mangyari. Hindi ko po sila pinagbabawalan. Kaya lang po sabi ng mga anak ko, Mama, baka saktan niya na naman kami. Pati yung mga anak mo, nakaranas din ang pananakit. Yes po. Inuuntok niya yan sa dingding. Doon po kami nag-aaway na dalawa. Tapos po yung panganay ko, may peklat pa siya dito. Tapos yung bunso ko rin po. Nung nasa China po ako, nakita ko po yung likod ng anak ko. Ang laki nung belt po na pinalo niya po sa likod. Opo, 4 years old pa lang yung baby ko noon. Tapos sabi ko, ano nangyari dyan? Sabi po nung kapatid ko, nag-aaway daw po yung magkapatid, yung pangatlo at saka yung bunso. Tapos nagising daw po itong tatay kasi lasing dumating ng 3 o'clock. Mainit daw po yung ulo, kinuha yung sinturon. Tapos pinalo po dito sa likod ng bata. Galit na galit po ako. Kasi ang nag-aalaga po nung nasa abroad ako si mama po. Grabe yung pinagdaanan nyo, Ate Rhea. Pero sa loob ng 17 years, ang dami nyo pong tiniis. Baka po meron po kayong maipapayo dun po sa mga Dabar Cards po natin na nasa same situation po. Sa tulad po ng pinagdaanan nyo noon. Sa mga Dabar Cards po natin na may pinagdadaanan po na kagaya po ng amin, alam ko po na hindi po madaling magsalita kasi may pinoprotektahan kayong pamilya. Tapos po, hindi po ganun kadaling i-accept yung sinasabi ng mga tao na umalis ka kasi wala po sila doon sa sitwasyon mo. Kaya po, may papayo ko po sa mga magulang, sa mga nanay na kagaya ko po, magtrabaho po kayo. Dapat po may pera kayong laging hawak na kapag ganun po yung asawa nyo, kaya nyo pong tumayo at umalis sa kanya nang hindi nyo po siya kailangan. Tapos para po sa mga anak ninyo, kahit po hindi nyo kaya, isipin nyo lang po na kakayanin nyo at lalaban po kayo para po sa mga anak nyo. Yun lang po. Maraming salamat, Ate Rhea, sa pagbahagi po ng storya at magpakatatag lang po kayo para sa sarili niyo at syempre para po sa inyong mga anak. Ano po muna pangalan? I-expose na yan. What? Baka may maloko pa. Ano po? Salamat, okay. Ate Rhea. Okay, kasapin din natin si Joy. Siya naman yung nag-dancer sa ibang bansa. Walang ganun. Ah, wala bang ganun? Walang ganun, friend. Hi, Joy. Ano po? Ikaw din ay nakaranas ng mga
physical na pang-abuso. Mm-hmm. Katulad po nila, nakaranas din po ako sa asawa ko po. Kailan po ito nag-start? Since 2013 po. Hanggang? Hanggang? Hanggang 2021. Ang tagal din. Mahaba din. 8 taon din. Ilan po ang inyong mga anak? 4. Apat. Ano po yung mga naranasan nyo, Ate Joy, mula sa partner nyo po? Yung ano po, yung pagka... Sa akin po kasi medyo sensitive po yung dahilan. Pero gusto ko pong isabihin para may loud ko na rin po kung ano yung nararamdaman ng ano ko. Yung asawa ko po, kasi pag lasing, gabi-gabi po kasi siya umiinom. Lasing po siya gabi-gabi. Ngayon po, pagka lasing, tsaka po lumalabas yung parang ugali niya po na hindi na maganda. Lalo pagka nangingi siya siyempre ng pangangailangan ng bilang mag-asawa, binibigay ko naman po. Pero hindi naman po talaga tatalina yung sagad na pagod ka na gusto pa niya. Siyempre mayroon din naman po tayong kapaguran. Ganun po. Ano pong mga... sinumbong niyo ba? Or... Ano pong action na ginawa po ninyo, Nagano po ako. Nagpa-bawse naman po ako. Paulit-ulit lang po kami sa bawse. Nangingi siya ng tawad. Pinapatawad ko po. Pero paulit-ulit lang pong ginagawa sa akin. Ganun, hindi na lang po ako nakatiis. Umiwalay na lang po ako. Ikaw po ang... Kayo po ang malis? Or hindi po. Paano pong nangyari? Nakipag-iwalay po. Kumbaga, nag-usap po kami sa bawse na hiwalay po talaga kami. Saan po kayo nag-usap? Sa bawse. Violence against women. At least may ano na, meron ng parang... Inaction na magiging, ano? Bause po talaga na magitan sa amin. Tapos, kumusta naman? Kumusta ka na ngayon? Okay naman na po ako. Kahit pa paano, naka-recover na po kasi isang taon na rin po kaming hiwalay. 1 year pa lang. Yung mga anak niyo po, kamusta? Okay naman po yung mga anak ko kahit pa paano. Asa ba sila at kausapin nga namin? Hindi, pero at least okay na. Correct. Okay na. Nagawa niyo ng action, Ate Joy. Sana di na po kayo malagay ulit sa ganung sitwasyon din, tulad ng mga kasama natin. Ano pong inyong kakantahin ngayon? Hindi siya kakanta. Hindi siya kakanta. Nagbahasin siya ng story. Pero huwag natin kakalimutan, may mga batas na tayo tungkol dyan eh. Ito si Tito Sen, para mas na maliwanag. Paalala natin sa kanila, sa lahat, sa ikaw ang mga kababayan natin, yung binanggit mong Bausi, meron pong batas na violence against women and children. Bawal na bawal po yun. Sa umpisa pa lang, may nananakit sa inyo. Kailangan po i-report ninyo. Kasapat, krimen po yun eh. Krimen. Huwag nyo itago. Gumagawa sila ng krimen pag nananakit sa inyo. At yung pananakit ng kahit sino, masama. Ano? Pero lalo na kapag kababaihan o kabataan, merong nararapat na batas na binaviolate sila. So, krimen yung ginagawa nila na yun. Huwag nyo kakalimutan yun. Kaya dapat i-report nyo agad. Huwag niyong titiisin yun. Oh, hindi dapat mangyari yun. Okay? May mga hotline sila. Yes. Pwedeng tumawag kung sakaling gusto niyong i-report kung nakaranas kayo ng pang-abuso. Okay. Thank you, Ate Joy. Maraming salamat. 30,000. 30,000. Thank you po. Maraming salamat po, TVJ, Bossing. Okay. Ito send po at saka kay Sir Joey at kay Miss Alan Kay po. Miss Alan? Wow. Sa buong buo po ng EAT, sobrang salamat po talaga. Congrats sa inyong mag-ina. Yes, sa mga bisita natin ngayon, maraming salamat sa pagbahagi niyo ng inyong mga istorya. Babala, lahat ng klaseng pananakit at pang-aabuso ay bawal. Sabi nga ni Tito Sen, may mga batas tayo dyan na binaviolate. Kaya dapat huwag natin palulusutin yung mga ganyang klase tao. Sana nga ay huwag nang maranasan pa ito ng kahit sino. Ay, congrats sa inyo mag-ina ha.